Magandang hapon po sa ating lahat. Happy Lord's Day po at Happy Mother's Day sa mga mother. So, ako po ang natasan na magturo para sa ating ngayong hapon sa Bible study. So, bago po ako magsimula, tayo po munang manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa buong araw na to, Panginoon. Maraming salamat sa mga natutunan namin kaninang umaga, Panginoon. I pray, Panginoon, na sa sandaling to, sa aming pag-aaral, naway kayo po yung manguna, Panginoon. Itago niyo po ako sa iyong likuran, Panginoon. I pray for wisdom and knowledge, for stable to understand yung aming pag-aaralan, Panginoon. Maraming salamat po. Ito aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so yung pag-aaral natin ngayong hapon na to ay marahil familiar na tayo dito. Marahil yung iba dito ay napapadaanan na sa mga nakarabang Bible studies, no? Sa nakaraang linggo, si Pastor Angel po nagturo, no? Ang pinag-aaralan natin ay mainly sa eldership, no? So ngayong hapon naman na to, ang pag-aaralan naman natin ay pagdating naman sa diaconate or yung diakono or sa diakonos sa office. So ang pamagat po ng ating topic ngayong hapon is serving and supporting office, the diaconate. Tanong lamang po, lahat po ba meron ng copy ng notes? Okay. Sa mga wala po siguro, baka pwede natin i-share sa katabi natin, no? I believe meron lang pong 20 copies ang i-provide natin ngayong hapon na to. No? So, buksan po natin ang ating Biblia sa Acts chapter 6. Acts chapter 6. So, itong Acts chapter 6, dito po magfo-focus yung ating pag-aaralan. Itong verse from 1 to 7, no? Nais ko pong basahin at sabay niyo ako sa pagbasa ng tahimik, no? So basahin ko po sa Tagalog. Gawa chapter 6, verse 1, ito ang salita ng Diyos. Nang mga araw ngang ito, nang dumarami ang bilang ng mga alagad, nagreklamo ang mga Hellenista laban sa mga Hebreyo sapagkat ang kanilang mga babaeng balo ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi. Verse 2, tinatawag ng 12 ang buong kapulungan ng mga alagad at sinabi, hindi narapat ng aming pabayaan ang salita ng Diyos at maglingkod sa mga hapag. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa inyo ng 7 lalaking may mabuting pagkatao, puspos ng espiritu at ng karunungan na aming maitalaga sa tungkuling ito. Samantalang kami bilang aming bahagi ay mag-uukol ng aming sarili sa pananalangin at paglilingkod sa salita. Nasiyahan ang buong kapulungan sa kanilang sinabi at pinili nila si Esteban, lalaking puspos ng pananampalataya ng Espiritu Santo, kasama sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at si Nicolas na isang naging Hudyo na taga Antioquia. Verse 6, kanilang pinaharap sila sa mga apostol at sila'y ipinalangin at ipinatong ang kanilang mga kamay sa kanila. Verse 7, ang huling verse, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumami sa lubha ang bilang ng mga alagad sa Jerusalem at napakaraming pari ang sumunod sa pananampalataya. Ayan po ang salita ng Diyos. Again, ang topic po ng ating pag-aaral ngayong hapon na to ay serving and supporting office, the diaconate.
naglilingkod at sumusuportang opisina o ang diakono. Ngayon, saan ba nagsimula or nag-originate ang opisina na to? No. Sa in Old Testament, ang tawag sa diakono ay nethinim. Na makita po natin sa notes natin, no. Nethinim, ito ay ginamit sa Ezra. Itong salitang to ay ginamit sa Ezra at Nehemiah. Ito'y grupo ng mga taong hindi Hudyo na pinagmulan na nagsilbi bilang mga tagapaglingkod sa templo noong panahon ng Lumang Tipan. Bilang mga katulong ng mga Levita, ginawa nila ang mga mababang gawain. Take note, no? Ginawa nila ang mga mababang gawain. Gaya ng paglilinis ng templo, pagdadala ng tubig at kahoy sa altar, at paghuhugas ng mga kagamitan ginamit sa mga seremonya ng paghain. Kung pansinin po ninyo, hindi ko na binasa yung nakasulat dyan, no? So, dahil limited lang po yung oras natin, so bear with me, sabay na lang po ninyo ako. No? So, dun sa binasa natin kanina, sa Acts chapter 6, no, dito sa chapter na to, makita natin yung ginamit ang salitang serve table sa English or maglingkod sa hapag, maglingkod sa mga hapag. Ang konteksto ng chapter na to ay nagkakaroon na kasi ng problema or issue sa pagbibigay ng pagkain, no, dahil mainly, dumadami na yung mananampalataya at hindi na lahat nabibigyan ng pagkain or tulong, no? Kaya naman, sabi dun sa sumunod na verse, pumili kayo sa inyo ng 7 lalaking may mabuting pagkatao, no? So, dito makita natin, no, for sure sa mga miyembro ng CCRBC, familiar na tayo sa prosesong ito, no, nung pumili tayo ng elder at ng diakono, no, no. Dito po papasok yung deliberation sa pagpili, no. Ang sabi kasi dito, kailangan puspos sa espiritu at karunungan na aming maitatalaga sa tungkuling ito. No? Pansinin natin, ang sabi doon ay lalaki. Pumili kayo ng lalaki. No? Later on, pag-aralan, pag-itatakal din natin yan, bakit lalaki ang kailangan piliin, hindi babae. No? Kasi pwede namang sabihin dito na pumili kayo sa inyo ng 7 marunong babae or lalaki. No? Pero makita natin, naging specific ang Panginoon na pumili tayo ng lalaki, no? Punta tayo sa terminology. Serve tables, yung mga nagsaserve ng tables, ang tawag doon ay mga diakoneo. Okay? Ang tawag naman sa the word for the office is diakonos. Okay, so ibig sabihin sa opisina ang tawag diakonos, sa mga gumagawa nito ay mga diakoneo, no? Ngayon, ano bang ibig sabihin nito? Ano bang usage nito, no? Ang sabi, maghintay sa mesa, siya ang nag-aasikaso ng pangailangan ng sambayanan and to serve in general. Ayun yung usage ng mga diakoneo, no? Saan natin ito madalas nakikita? No, for sure, madalas natin ito nakita. Yung nagsuserve sa table. No, yung mga waiter. Di ba? No? Parang mga waiter. No? And, at makita rin natin dito na ang mga diakono ay nag-focus sa service or paninilbihan at hindi ito tinitignan yung status ng servant. Okay? Nag-focus ang mga diakoneo sa paninilbihan at hindi siya nag-focus sa status ng servant or yung naninilbihan, no? Ito, ni-tackle to sa Deacon's Conference, no? Naalala ko lang, no, nag-joke si Pastor Noel. Sabi niya, yung naglilinis daw ng sakyan niya at ng simbahan ay CEO ng isang company, no? So,
Ito na lang, hindi na, wag na lang tayong lumayo, no? Yung mga deacons natin dito, 'di ba? Si Chester, 'di ba? Engineer si Engineer Chester, 'di ba? No, siya'y naninilbihan sa simbahan, no? Ganun din si Mimon, si Deacon Mimon, no? Business owner. Anep, diba? No. Ganun din si ano, si 'di ba si RJ, 'di ba? IT man, no? IT man. Wala, no? IT, 'di ba? Mataas ang position sa isang kumpanya, no? So hindi rin on the other way around, hindi rin naman ibig sabihin na ang pagpili sa diakono ay kailangan ba mataas ang position sa isang company. Hindi rin dun yung tinitignan. Again, nagfo-focus ang pagpili sa diakono or yung mga diakono sa pag-serve ng or sa simbahan. No. Ngayon, tignan naman po natin yung dalawang rational or katwiran para sa mga diakono. Ang unang nasa notes ay the need to administer the temporal affairs of the church. Ang pangailangang pangasiwaan ang mga temporal na gawain ng simbahan, no? Ano ba ang mga temporal na mga bagay? Baka may magtanong. Temporal lang pala eh, no? Bakit kailangan pang pag-isipan or pangasiwaan ng mga deacons ito? Kasi dahil nasa simbahan tayo, mas iniisip natin yung spiritual, no? Okay? Mas may explain ito kung bakit natin pangasiwaan yung mga deacons, bakit kailangan pa nilang pangasiwaan yung mga temporal na mga bagay. No? Tandaan natin na kung walang kaayusan sa loob ng simbahan, for example, no, magulo physically, no, isipin natin yung chairs labo-labo, may nakaupo, nakatalikod, yung chairs ang gulo, no? Isipin natin, mainit, walang nag-iisip na ng electric fan, walang nag-iisip na ayusin yung aircon or linisan yung aircon, no? Or walang kaayusan financially, no? Walang nag-ayos ng mga bills. Ano na lang ang mangyayari, no? Paano tayo makapag-aral ng mabuti? Paano tayo makapag or paano makapagturo ng pastor natin ng maayos at malagan tayo spiritually kung siya pa din yung mag-iisip at mag-aayos sa mga bagay na to, no? Kaya may mga deacons na mag-asikaso nitong mga to para mapanatili ang prioridad ng simbahan. Ano ba ang prioridad ng simbahan? Ang prioridad ng simbahan ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos. No? Letter B, the need to unburden the ministry of the word. Ang pangangailangang alisin ang pasanin sa ministeryo ng salita ng Diyos. Sa unang punto, ang kabutihan o kagandahang loob ay mandato sa loob ng simbahan. So ibig sabihin, kung mandato ang kabutihang loob sa loob ng simbahan, tayo bilang miyembro or Kristiyano ay inaasahan na meron tayo nitong kabutihang loob nito. Pangalawang punto, benevolence is subordinate to the ministry of the word. Ang kagandahan o kabutihang loob ay nasa ilalim ng ministry ng salita ng Diyos. Ang mga diakono ay responsableng tiyakin na hindi na dadagdagan or hindi na burden ang trabaho ng isang pastor sa kanyang mga gawain sa simbahan, which is yung pagtuturo, yung pag-aalaga sa atin spiritually. Bilang diakono ng simbahan, ay kailangang maging sensitibo ang mga diakono sa mga kagamitan at mga pangailangan ng kanilang pastor sa kanyang ministeryo. Bilang mga kasangkapang espiritual ng pastor, ang diakonet ay isang tunay na espiritual na ministeryo na may kaakibat na mga gawaing pangkalakalan at administratibo. Ito ay nangailangan ng mga kakayahan sa espiritualidad at kaalaman sa pamamahala at pagpapatakbo
ng mga gawain sa loob ng simbahan. Ito rin ay nangailangan ng masusing panalangin at paglilingkod sa salita ng Diyos. So hindi lang siya, ang mga diakono, hindi lang natatapos sa paglilingkod na kung anong kakulangan na material sa loob ng simbahan, ang mga diakono ay expected din na sila ay healthy sa kanilang spiritual life, no? Dahil syempre ito rin ay part ng pagtulong nila sa pastor, 'di ba? So sa madaling salita, kailangan ng mga diakono na magkaroon ng spiritual na pamamaraan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng kanilang pastor at ng simbahan, kasama ang mga aspekto ng pagpapatakbo ng mga gawain sa simbahan, no? Ang sabi dito sa commentary na to, no, ito ay belief ng galing to kay F.F. Bruce, explain ko na lang, no, ito ay napapakita ng kahalagaan at patnubay ng banal na espiritu at kasanayan sa pamahala sa paglilingkod sa Kristiyano, no? Sa konteksto ng pangasiwa sa simbahan, sinasabi na kailangan ng mga katangiang ito para maging mabisas ang paglilingkod. Kahit na nais ng mga Kristiyano ministeryo na mas makita ang mga katangiang ito sa kanilang mga konseho at board, ang mga pagkakataon na mas nagnanais naman ng mga ito na mas mabigyan ng panahon ng kanilang ministeryo sa panalangin at paglilingkod sa salita ng Diyos. So sa pangkalahatan, nagpapakita ang pahayag na ito ng pangailangan ng balance at koordinasyon sa pagitan ng patnubay ng Espiritu Santo at kasanayan sa pamahala sa mga gawain ng simbahan. Ngayon naman po, tingnan natin yung dalawang wrong orientation o maling pagkakaintindi para sa mga diakono. Una dito is yung ration orientation. Deacons corpo are treated as executives, directors, or directors of the church. Ang maling pagtrato sa mga diakono ay tinatrato ng mga executive directors ang mga diakono ng simbahan, no? Hindi po ito yung tamang dapat treatment natin sa mga deacons, no? No. Beware. Ang government at ang mga simbahan ay ang government at ang simbahan ay magkaiba, no? Hindi pwedeng maging batayan ang simbahan, ang government sa pagpapatakbo nito, no? Ang pamahala ng simbahan ay dapat batay, no? Tandaan po natin ito, ang pamahala ng simbahan ay dapat batay sa banal na kasulatan at hindi sa legal na pangangailangan ng pamahalaan. Bagaman may mga legal na patakaran na tayo mismo ay kailangan nating sundin, pero hindi ito dapat maging batayan ng pagpapatakbo ng simbahan. Sa halip, ang batayan ay dapat nagmumula sa mga prinsipyo at aral ng banal na kasulatan na tumutukoy sa pagpapatakbo ng simbahan. At sa ganitong paraan, mas masiguro ng simbahan na hindi lamang tayo sumusunod sa mga legal na patakaran ng pamahalan, kundi napapakita rin tayo ng pananampalataya at pagsunod sa mga utos ng Diyos na nakatala sa banal na kasulatan. So ang punto nito, hindi dapat magkaroon ng pagtatalo o labanan ang mga legal na aspekto ng organisasyon ng simbahan at ang estruktura nito batay sa bagong tipan. Ang mga diakono ay hindi mga direktor ng pananalapi o pag-aari ng simbahan. Ang kanilang tungkulin ay nakafocus sa pagsilbi sa simbahan
at tiyak na hindi mabibigatan or na hindi mabibigat ang responsibilidad ng pastor sa mga bagay na hindi direktang kailangan sa kanyang minister or ministerial duties. Sumunod sa letter B, political orientation, the diaconate is treated as check and balance to the pastorate. Maling konsepto ng dikos ay hindi sila ikatingin ng mali o tama, lalo na sa pastor, no? Beware, ang elder at deacons ay hindi ito nagpapataasan or napapagalingan. No? Ang tungkulin ng mga deacons ay suportahan ang mga elders, no? Or elders sa simbahan natin at hindi bilang pantay na kapangyarihan o may sariling agenda sa simbahan, no? Dapat parehas na nag-communicate parehas yung gustong mangyari, no? Sila ay naglilingkod upang mapadali ang trabaho ng mga elder at mas mapalawak pa ang paglilingkod sa simbahan. Ang mga deacon ay dapat na sumunod sa pamumuno ng mga elder at maging tapat sa kanilang tungkulin bilang bahagi ng pagsunod sa nakatakdang organisasyong simbahan. Ang sabi dito ni Edward Hiscos, ewan kung tama yung pronunciation, okay lang. No? Ang sabi dito, explain ko na lang, ang mga deacon ay dapat maging mapagbantay sa kalagayan ng simbahan. Sa kadakilaan ng Diyos at sa pagkakaisa ng mga miyembro ng simbahan. Hindi sila dapat nagsisilbi bilang isang hiwalay na sangay ng pamalahan ng simbahan at kailangan nilang magtulungan sa pastor sa pagpapatakbo ng simbahan. Dapat hindi hiwalay. Dapat kasama ang tulad nung ginawa natin, no, or namin, deacons, and kasama si Pastor Angel, yung planning ng buong taon or whatnot, ay kasama namin or magkakasama kami nagpaplano, no, sa pag-aaral, at sa aming mga deacons ay nakafocus kami sa pag-aayos sa mga material na pangailangan ng simbahan. Bagaman, mahalaga na magkaroon ng regular na pagkipag-ugnayan ng pastor sa mga deacons or deacons, tama, para sa pagpapayo at konsultasyon. Hindi tama na magkaroon sila ng sariling pagpupulong bilang isang board of deacons nang hindi nang ipag-ugnayan sa pastor. Dapat meron pa rin ugnayan, no? Kaya nung nagpa-planning kami, pag may mga naisip kami, pagdating sa mga pag-improve sa simbahan, nire-report din namin to kay pastor, at ganoon din naman si pastor pagdating sa pag-aaral, yung mga topics, no? At isang part din noon ay in-involve din kami ni pastor sa pagtuturo at sa preaching, no? Ngayon, punta tayo sa ordination. Okay. Kung tatanggapin natin ang Acts 6, yung kaninang binasa natin, bilang pinagmulan ng diaconate, malinaw na iordinahan ang mga pinili. Silang mga pinili ay pinili mula sa mga kasapi or miyembro ng simbahan sa pamamagitan ng malayang pagboto ng mga miyembro. So, ang sabi dun sa notes, when they were chosen, the apostles laid hands on them. Nang sila'y mapili, ang mga apostol ay naglagay ng kanilang mga kamay sa kanila. Ito'y makita natin sa Acts 6, no? Ito'y pagpapakita ng pag-ordena ng mga deacon sa pamamagitan ng paglalagay ng mga kamay ng mga apostol sa kanila bilang isang ritual, no?
sa kontekstong ebanghelyo ng Acts 6, ito'y ginawa upang magbigay ng otoridad at kapangyarihan sa mga deacon upang maglingkod sa simbahan at magpatuloy sa misyon ng Diyos. Ito ay isang pagpapatunay ng mga sinaunang practice ng simbahan na sa pagpapahayag ng bagong mga leader na maglilingkod sa kongregasyon. Ito ay also nakita natin to sa 1689 BCF affirms that the act of ordination to be accord to deacons. So ang punto nito, the church must choose such men convinced of their qualifications and they are to be set apart in solemn ordination. Which is, ito yung ginawa natin sa mga nakaraang buwan sa pagpili ng elder at deacons. No? Ang una nating ginawa is nomination. So nag-nominate tayo kung sino yung napupusuan natin bilang kasapi ng simbahan. Pangalawa, mayroong deliberation na ginanap. Ano bang mayroon sa deliberation? Ito yung time na in-examine natin yung buhay ng mga deacons at ganun din sa elder, no? After noon, sa sumunod na linggo na yon, voting naman, no? Kung sila ba ay karapat-dapat sa posisyon ng diakonos or ng elder. At sa panghuli is yung ordination. Ayun yung huling ginawa natin sa proseso ng pagpili ng elder and deacons. Ngayon, tignan naman natin yung qualifications. Based on Acts 6, men of good reputation, full of the Holy Spirit, and of wisdom based on 1 Timothy 3:8-13. No? Hindi ko na po ito babasahin. No? Sabi dito, demonstrable or evidence of a life of piety. Ibig sabihin, patunay o ebidensya sa isang taong may malinis at makadiyos ng pamumuhay, no? Tulad ng ginawa natin sa kanina nabanggit ko na proseso, malalaman natin kung okay ba yung pamumuhay ng isang deacon pagdating dun sa deliberation. Ito yung time na pwede nyong tanungin kung may asawa yung diakon, no? Pwede nyong tanungin yung kanyang asawa kung ito ba ay kapagmahal na asawang lalaki or hindi. No? Kung siya ba ay nagagawa niya ba yung tungkulin niya bilang asawa, no? So, ito yung part ng deliberation. Ito pa yung nais nating makita. Respectable. Pertaining to appropriate befitting behavior and implying dignity and respect. Pangalawa is verbal sincerity. No? Not double tongue. No? Sumunod ay self-control. Kailangan meron siyang mahaba yung pasensya, no? Financial integrity, not greedy for money. Sumunod ay conscientious orthodoxy, no? Or ibig sabihin nito ay dapat ay tapat at may seryosong pagtanggap at pagsunod ng doktrina. Ang huli ay domestic piety, or kayang i-lead ang pamilya sa Panginoon. So dito, ang sabi sa notes, proven after a test, let these also first be tested, then let them serve as deacons being founded blameless. Ito yung napapahiwatig na dapat unang subukin o suriin ang mga taong nag-a-apply bilang deacon. Kailangan silang masiguro na wala silang anumang bahid ng kasalanan o hindi ka nais-nais na pag-uugali bago sila tanggapin bilang deacon. Ganun siya kabigat yung office ng deacon. No? Hindi rin ito excuse na hindi ito ibig sabihin na ganun lang pala dapat sa deacon or elder. Dapat sinasabi doon na dapat sila yung
walang kasalanan, walang bayad ng kasalanan. No, hindi natin dapat isipin 'yon or maging extra sa atin bilang miyembro or bilang Kristiyano na sila lang dapat, no? Bukod sa deacon, ay part din ng pagiging Kristiyano, ito ay responsibilidad natin na huwag tayo mamuhay sa kasalanan, no? Nililinaw ko lang po, baka maging excuse natin yun, no? Na yung deacon lang pala yung dapat hindi magkasala, ako pwede. Diba? No? Ito ay upang matiyak na ang mga maglilingkod sa simbahan ay may tamang katangian at hindi magdudulot ng disgrasya or problema sa loob ng simbahan. Letter B, promise favor. Pagdating naman sa promise favor, ang nakalagay sa notes is good standing. No? A standing in society implying rank or status or bathmos. No? Dito makita natin na hindi lang sa loob dapat ng simbahan ang tinitignan na kwalifikasyon. No? Dapat, sinasabi dito na pati rin dapat mas lalo na sa labas ng simbahan ay dapat pumapasa pa rin yung qualification ng mga diakono. Makita natin dito sa notes, boldness in faith can refer to assurance or confidence as a credible voice of the faith. Ibig sabihin nito ay tumutukoy sa kumpiyansa or tiwala. No? O bilang kapagkakatiwalaang boses para sa pananampalataya. Sumunod, makita natin dito is the great model, the Lord Jesus Christ as deacon. The great model, the Lord Jesus Christ as deacon. Ito ay tumutukoy kay Jesus bilang pagiging isang modelo. No? Makita natin sa Mark 10:45, ang sabi dito, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many." Ulitin ko po yung verse. "For even the Son of Man did not come to be served." Hindi napunta si Jesus dito para pagsilbihan, no, but to serve, upang magsilbi at ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tao, para sa mga pinili. Ito yung napapakita ng layunin ng pagdating ni Jesus sa mundo. No, hindi siya dumating para paglingkuran, kundi upang maglingkod. Ang paglilingkod ay nangailangan ng pag-aalay ng sarili. At ito ang ginawa ni Jesus nang ibinigay niya ang kanyang buhay bilang pagtubos sa marami. Ginampanan ni Jesus ang tungkulin ng isang deacon sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay at paglilingkod sa iba. Meron tayong tatlong bagay na makita na minodel ni Christ as a great leader. Dito makita natin sa notes, contrast self-centered worldly leader or lord it over them or in an imposing superiority of position, no? Ang pamumuno nakabaligtaran ng mundo, no? Ano bang usually nakita natin sa mga leader natin or merong position sa isang company, no? Ang gusto nila ay sumunod ka sa kanila, no? Dito sa loob ng simbahan, ang leader or ang mga diakono ay nagsaserve. Okay, kabaligtaran dapat, no? Pangalawa is orient service to sacrifice, no? Meron dapat sacrificial attitude ang mga diakono, no? Dahil ito ang pinakita ni Kristo sa pagiging great leader. Sinacrifice niya ang kanyang buhay. Huli is based Christian service on Christ's ransom sacrifice. First, as a motive, then as a pattern of service. Means that the ultimate motivation of Christian service should be understanding and appreciation
of the sacrificial love of Christ, who gave His life as a ransom for many. Christians should be inspired to serve others with the same sacrificial love like Christ. Following the example of Christ who served others in humility and selflessness, this is the foundation and model for Christian service. No, so ibig sabihin, hindi lang natatapos ang pagiging selfless sa mga diakono or elder. Okay? No, ine-expect din sa mga Kristiyano, kung man ay totoong Kristiyano, dapat meron kang pag-iisip na selfless din tulad nung ginawa ni Kristo. Ngayon, punta tayo sa practical concerns. No? Meron na lang tayong 20 minutes. Mabilis na lang mang to. What about the issue of deacons? Sa note, ang sabi dito, it is argued from the use diakonon or feminine in Romans 16 verse 1 dahil ginamit dito yung Phoebe. No? Ang sabi dito, I commend to you our sister Phoebe, or ano bang tamang pronunciation nito? A servant of the church at Cenchrea. The issue is, the issue revolves on whatever the diaconal office exercise of authority in the church. Dapat bang magkaroon ng diakones or diakonesa sa opisina? Dapat ba sila ay italaga din na bilang parte ng office of diaconate? No? The origin of diaconate assumes the exercise of the authority, which is nakita natin sa verses or sa Acts 6 verses 1 to 6. No? Yung kaninang unang nabanggit ko, no, na the fact that this office is parallel to the eldership suggests strongly the presence of authority. So kung pwede bang, kung pwede ang babae, ibig sabihin magkakaroon siya ng otoridad or sila over the church, ang mga kababaihan, kasi sinasabi na parallel ang diakono at ang eldership or elders, no? Dahil ito yung sagot ni Paul, no? Sa 1 Corinthians 16 verses 15 to 8, Paul exhorts submission to specific men who exercise diaconal functions, no? Ito basahin ko 15 to 17. Mga kapatid, ngayon ay nakikiusap ako sa inyo, nalaman ninyo ang mga sambayanan ng Stephanas at mga unang bunga ng Akaia at kanilang itinalaga ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga banal. Hinihiling ko sa inyo na kayo ay pasakop sa gayong mga tao at sa bawat isa na gumagawang kasama nila. Verse 17. Ako'y natutuwa sa pagdating ni na Estefanas, Fortunato, at Akaiko sapagkat ang kakulangan ninyo ay pinunan nila sapagkat pinaginhawa nila ang aking espiritu at ang sa inyo. Kaya't magbigay kayo ng pagkilala sa mga gayong mga tao. Ito dapat ang bigyan ng karampatang halaga sa kabila ng pagbabawal ng apostol sa pagkakaroon ng otoridad ng mga babaeng simbahan. Dahil malinaw ang sinabi ni Paul sa text na binasa natin. No? Hindi pwedeng mag-lead ang babae sa loob ng simbahan. Although, nagagamit natin sila, which is ngayon, in-exercise natin. Diba? No, mapasalamat tayo sa mga kababaihan na parating naghuhugas ng mga plato, mga pinagkainan natin. Gawin din sa pagluluto, no?
So, ayun yung mga binigay or kagamit-gamit para sa mga kababaihan. Pero, hindi sila pwedeng maging part ng office ng Jaconet. Dahil, tulad ng sabi ko kanina, pantay or parallel ang elders at ng mga diakono. Okay? No? So, punto. Maaring may mga babae sa simbahan na may na mayroong mga kakayahan at gawain ng diakono. Ngunit ang tanggapan ay para lamang sa mga kwalipikadong lalaki. So, isa pa is sabi dito ang diakonet ba ay isang paghahanda para sa pagiging pastor? No? Ito ba ay paghahanda sa pagiging pastor? The pastorate of the diakonet or parallel offices, not a ladder structured. No? Pantay, elder at deacons. Hindi siya pastor tapos deacons. Hindi mo siya maging kung gusto magpastor, hindi pagiging stepping stone ang mga deacons. No? Dahil malinaw na parallel ito sa deacons and pastor. So hindi siya promotion. No? Hindi siya promotion. No? Although ang sabi dito, the deacon may exhibit pastoral gifts. May mga deacons tayo na might be, no? May gifts sa pagtuturo, sa pagpipreach and later recognized as elders. No, ito makita natin sa Acts 6:5 at 8:10. So, ibig sabihin, pagka merong gift ang mga deacon sa pagtuturo at nakikitaan na may gift sila sa pagpapastor, ay later on pwede sila magpastor. No, pero again, hindi 'yon promotion. Okay? So, ay lamang po, ang sabi doon sa pinakahuli, a good pastorate can be undetermined by a bad diaconate. So, ganun kabigat ang deacons at ganun din kaimportante yung communication ng deacons sa elders. Complementing pastorate and diaconate is a blessed order in the church. Ay lamang po. So, open po tayo sa questions or baka may insight po kayo. Dennis agad. Essential ba sa deacon na dapat they have a good position sa corporate world ng kanilang work? Ang sagot dyan, sa unang part ng pag-aaral natin kanina, ang tanong mo ay kung exemption? Kailangan ba? Ha? Kailangan ba na mataas or kailangan okay. ba maganda yung position mo sa corporate world to okay. be a deacon? Hindi siya essential. Pero kasi makita natin na yung mga position mo sa secular na world is pwede mo siyang gamitin sa bilang isang mabisang deacons, no? Skills, no? Skill set, no? Yan. So, parang si ano RJ, 'di ba? Ano 'yan? Boss na 'yan, 'di ba? So mataas na 'yung kanyang position. So nagagamit niya 'yung kanyang kung paano siya mag-handle sa corporate world na pwede niyang i-apply din dito sa loob ng simbahan. Although hindi lahat na pwedeng i-apply, no? Syempre bilang isang Kristiyano, pagdating sa corporate world, no? Ito ay warning sa atin. Dapat meron pa rin tayong hindi lang nakita yung pagiging gracious natin sa loob ng simbahan, 'di ba? Mas lalo na sa corporate world. Pas may dagdag ka doon, Pas? May dagdag ka doon? Amen. Amen. Thank you, bro. May follow-up question, bro. Oh, yeah. Oh, yeah.
Parang pinaghanda mo yung mga tanong mo sa akin ngayon. Salamat, bro. Ibang question pa pala. Isang next question. If, for the benefits lang nila, if the deacons and elder is, ano, pantay, bakit may time na ang elder, they can decide, or sabi natin si pastor, they can decide on their own para sa church? Okay. Siguro si... Ayoko na, dejo ko. Ano, ano pas? For the benefits ng lahat, alam naman na natin to, nasagot na din to before, pero balikan lang natin. If, since na sabi ni Deacon, Rico, na pantay ang elder, pantay ang deacons, bakit may time na yung elder or yung pastor ay meron siyang power to decide for the church without the votes of deacons or any people sa congregation? Nakikinig si Pastor Noel pala. Hi, Pastor Noel. Happy Mother's Day to your mom. And to your wife. Ano yung sasabihin ko? Kasi yung pagkapantay niya, nire-recognize pa rin yung function. So, may ruling and teaching yung function ng isang elder. Samantalang administrative naman yung deacon. So, kahit pantay sila, in a sense, both are office bearers, dahil by default, ang function ng pastorate or ng elders ay ruling, yun ang trabaho niya. Gaganapin niya yan. Follow up? Baka may follow up? Thank you po. Next, may ano ka pa? Follow up, bro. Ayan. Pas, yung regarding sa ano, sa yep, that's my question ni Credence. In regard, since yung elder may meron siyang authority doon sa decision making niya when it comes to teaching, ruling, and sa ministry of the word, yung deacon din po ba ganun? Or should deacons ay mag-report pa rin kay elder? Ano ulit? kung balik, kung since si deacons ay administrative part, can they decide nang hindi na po na sasagasaan ni elder ganun? Kung si elder po ay meron siyang authority to decide in ruling, teaching, and the ministry of the word, ganun din po ba kay deacon when it comes to administrative? Meron siyang ruling? Yung decision ng mga deacons pa. So when it comes to it, administrative. Apo. At some point, tumataan siya kung makaka-apekto ito dun sa ruling, teaching, and ano. Yun sa mga bagay na jurisdiction ng elder, kung makaka-apekto. Well, yung finance, sa area talaga ng deacons yan, so may mga need to know na pinapaalam na lang at may ipinapaalam. Magkaiba yun na pinapaalam lang at pinapaalam. Sa ngayon, sa nangyari sa atin yun, na-observe nyo, no? May mga decisions kayo na hindi ko sinasaklawan sapagkat trabaho nyo yun. Hindi ko yun, ano, I can raise questions, I can challenge respectfully, pero pagdating sa, ultimately, pagdating na sa maapektuhan ng totality ng church, may last say pa rin ng pastor. Doon papasok yung deference. Amen. Amen. Tanong pa po. Magkatay na tapos ngayon. Question. Angelic, may tanong kayo nata. Ano? Tanong pa po. Sandra, hala eh. Seven. Tanong? Si Pitcher. Pitch. Go. Follow up.
Insight na lang. Okay. Siguro yung mga deacons na lang mag-insight pass para ano? Baka talaga nakinig sila. Okay. Meron pa. Mian, hindi ko na kasi ma-recall, pero may nabasa ako sa isang reform page or articles. Filipino. Yung writer nun. sabi niya, wala nang dapat tawaging shepherd or pastor in our time. Kasi si Christ daw yun. Ang term is eldership and yeah, deacons. Anong masasabi natin mo? Hindi ko na kasi ma-recall yung article, pero yun lang yung huling tumatak sa akin. Ang masabi ko lang ay thank you. Hindi. Wala nang tatawaging deacons tsaka pastor. Hindi, baliktad. Pastor or shepherd. Okay, siguro si pastor sasagot yan. Kasi deacon yung topic ko eh. Magaling ka, deacon. Siguro sa article, baka specifically sinasabi doon yung mga reverend, yung mga ganon. Well, totoo naman, shepherd, si Christ, yung good shepherd, siya yung tawag doon, head shepherd of the flock. At ang mga pastors, elders, are under shepherds. So, walang issue dapat doon. Kasi ang pastor ay pastol, shepherd. So, kung magiging sensitive lang sa terms or masyadong technical or dogmatic, dun papasok yung unnecessary arguments. Nagiging trivial na lang siya. Kasi kahit anong sabihin natin, elder man yan, ang task niya at ang trabaho niya ay pastorate. Pastol. Yan yan. So, walang kaso dun. Siguro yung napasa mo, bro, hindi ko alam kung baka ano yun, heretical reform. I mean, baka may pinupunto lang siya na yung opisina ay napakabigat at si kung iti-take natin yun, mag-ingat kasi si Christ talagang nirepresenta ng pastor. Ganun kabigat. Hindi lang basta-basta, gusto ko magpastor. Tapos tawagin niyo akong pastor. Dumadaan talaga to sa proseso, sa scrutiny. Ayan. Sige po, tanong pa po. May questions pa po kayo? Insight? Pwede pa magtanong? Pearl, may tanong ha? Joshua, may tanong ha? Pastor. Pasado na lang, may tanong na ako sa'yo. Ano lang magtanong, lang magtatanong? For the benefit ng lahat. Sa huling bagay kasi, sa huling part is hindi siya ladder yung pastor, hindi siya, kung gusto mo maging pastor, hindi siya ladder from deacons tapos maging pastor, pero pwedeng yung deacons tapos nakita ng gift pwede maging pastor. So yung pastor ba pwede rin maging deacons? Yung naging elder ka na tapos magiging deacon ka, kasama sa pastorate yung pagiging deacon, in a sense na nagsaserve siya. Hindi siya boss, servant siya. At kapag ang pastor ay nagdi-deacon na rin, kailangan ng deacon. Kasi sa mga pioneering churches, minsan, talaga, usually, ang default, nauna talaga ang pastors. No? Nauna ang pastor. So, ginagawa niya muna ang lahat. Siya rin yung nag-administer, yung administrative stuff, siya ang gumagawa. So, kaya pinapanalangin na mag-raise ang Panginoon. Ganun nangyari sa mga apostol, di ba? Nagsiserve sila sa tables, nag-distribute ng food, and hindi yun nakaganda sa church. Ngayon, kung ang tanong mo, mag-step down si pastor, yung elder, para mag-deacon, huwag naman. kasi naniniwala tayo na yung calling na yun eh. Hindi naman nagkakamali ang Diyos. So, wala akong makitang dahilan para yung matapat na nagpapastor ay bababa ng pagdidikon. Wala makitang dahilan.
Sa idagdag ko lang pa yung sagutin ko rin yung tanong ko. Sa DCOS conference, pagka nag-isip yung elder na maging deacon, ang nag-fail nun, hindi lang yung mismong tao na yon, kundi yung buong congregation. Kasi tayo nag-deliberate sa kanya. Tayo nagboto sa kanya, tapos bigla mag-deacon siya. So, yun. Alright. Ali, may tanong ka. Tanong ba? Tanong? Uy! Sabi niya, hirapan niya daw yung tanong eh. Sabi niya sa akin kanina. Ayun, is... Tanong mo na, wala na. Lumipad na yung tanong. Lumipad na. Nawala sa isip. Kapag po ba, kunwari, nagkaroon ng church discipline yung isang deacon, kunwari, nagkaroon siya ng sin na scandalous, and na ano po ba yung, ano niya, yung position niya? Oo, I mean, natatanggal. O kung hindi man natatanggal, so, mayroon, able pa ba siyang mag serve as a deacon? Sagutin ko muna ba kasi, Pastor. Unang-una, ano yung kasalanan na ginawa niya? No? Scandalous. Okay. Scandalous. Public sin. Okay. Based on sa pag-aaral natin kanina, yung mga qualifications ng deacons, isa doon sa mga qualifications is dapat hindi siya namumuhay sa kasalanan. Dapat walang bahid ng kasalanan. Ayun yung term eh, walang bahid. No? Although it's impossible, pero as much as possible, walang bahid ng kasalanan. Ngayon kung scandalous yung ano, yung kasalanan, syempre idadaan natin sa tamang proseso. No? Pero kung scandalous siya, sa tingin ko, hindi na siya pwedeng bumalik sa pagiging deacon. Ayun yung aking ano. Pass, ikaw, pass. Same din yung answer. May mga sin na disqualifying at yun yung mga scandalous sin. So, hindi na may sabihin, hindi na nagkakasala o hindi pwedeng magkasala. Or, hindi na magkakasala yung office bearers, whether pastors or deacons. So, may sin na scandalous, made public, disqualifying na yun. Kasi sabi nga, beyond reproach. Hindi siya reproachable. So, kung ang tanong, matatanggal siya sa posisyon or pwede pa ba siya mag-serve? Pwede siya mag-serve, pero hindi na office bearer. Hindi na siya ma-restore dun sa posisyon niya. May mga case na sa ibang denomination, sa ibang church, 3 buwan lang, nagpahinga. Bawa, ang sin ay nagkaroon ng kabit. O pinatawad na ng Diyos yan after 2 months, 3 months, ibalik na sa kasi by grace. Hindi ganun. Ang iniingatan natin testimony ng church. So kung ako man o kung sino mga office bearer ang mag-fall sa isang scandalous sin, hindi siya pinatawad. That's not the point. The point is, hindi na siya pwedeng mag-bear ulit tong office kasi may isasaalang-alang ang pangalan ng Diyos. Yun yan. Hindi sa walang grace. Grace na nung Panginoon sa kanya yun. Na hindi siya binulid sa apoy, kundi pinanatili pa rin siya sa iglesia at magamit siya sa ibang paraan, hindi nga lang sa pulpito o sa ibang opisina. Baka may follow-up? Follow-up, bro? Sa iba po, baka may follow-up question? Meron pa po? 5, 4, 3. Okay, sa tingin ko, ay wala na pong magtatanong. Wala na pong tanong? Kasi para nag-aamba ka ng tanong. Okay. Sige po, maraming salamat po sa pagkikinig. Maraming salamat sa mga nagtanong. Maraming salamat kay Pastor na nagsagot. No? Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa napag-aaralan namin ngayong hapon na to. I pray, Panginoon, na hindi lang natatapos dito ng aming mga natutunan. Bakos, isabuhay namin ito, Panginoon,
Nakita namin, Panginoon, yung bigat at halaga ng isang diakono sa loob ng simbahan, Panginoon. Maraming salamat dahil minumulat mo kami dito, nagkakaroon ng mas maayos na at mas harmonious na isang simbahan, Panginoon. Ito lamang po, naniniwala kami, ay ito lamang po dahil sa iyong grasya, Panginoon. Kayo po ang nagtatalaga ng simbahan, kayo po ang nag-ayos ng simbahan, Panginoon. Sa natitirang pag-aaral namin, or sa hapon na to, Panginoon, I pray for, again, for wisdom, Panginoon, at and knowledge, Panginoon. And Panginoon, tulungan mo kami na hindi lang ito matatapos head knowledge, Panginoon, kundi sa buhay namin ito, makita sa amin yung pagiging Kristiyano, Panginoon. Lakaran namin yung pagiging Kristiyano, Panginoon. Patawarin niyo kami sa aming mga sala, Panginoon. Maraming salamat po. Ito aming mga panalangin sa kanila ni Jesus. Amen. So, break lang po tayo ng